and darling. At si Crisel ang pinili ko na manatili at maging alaga ko. Cheska, ikaw ba yan? Oo. Siya nga. Nakabalik ka. Mahaba mo yung kwento, pero anak ko po talaga yung nasa kanya. Anak namin yun. Ganito na lang, hintayin natin makauwi si Maricar. Pag nandito na siya, saka tayo magharap-harap. Kahit kunin pa siya ni na Geraldine, if she decides to stay with you, wala silang laban. Si Cheska ang masusunod kasi of age na siya. Cheska, huwag ka dito! Alam ko na dito ka! Huwag kang kalambot-lambot at huwag mong papahalatan ikaw na yan. Ako si Cheska. Ito yung pamilya ko. Si Nanay Maricar yung pamilya ko. Si Cheska na mismo nasa katawan niya. At kasalanan ko lahat to. Hindi ko sila pinagtagpo ni Mama Maricar. Sana nandito pa siya. Sana hindi sila nagkabalik ni Cheska. Sa ayon sa gusto mo, papasok ka sa loob. Dahil ako ang nanay mo. Sana mawala ka na! Huwag mong bibitawan yan. Nagkapalang yan sa misyon mo. At saka total naman, ikaw na ang anak niya at tumigay niya na ang lahat ng ito sa'yo. Hindi mo na siya kailangan. Tapusin mo na yan, Crisel. Baka hinihintay mo. Tapusin mo na siya! Huwag! Huwag mo, Mike. Ay! Ano nangyari sa inyo, mga friend? Jessie, anong ginagawa mo sa mami mo? Sinakala ko. Parang hindi ko siya anak. Pumasok muna tayo. Magdaraan na kukuha ka na ng tubig. Tara, pasok muna tayo. Bakit? Hindi mo siya tinuluyan, Griselda. Pakatuwag mo! Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Walang maldita na kukonsensya. Kayanin mo. Ibinigay mo na yung kaluluwa mo sa akin. Hindi mo na ako pwedeng talikuran. Sino bang magaya kay Cheska? Crisel, nangako ka sa akin! Nangako ka sa akin! Ikaw ang pinili ko kaysa kay Cheska! Hindi mo ako pwedeng traitorin! Alam mo, sa totoo lang, Madam Friend, akala ko, pag magkasama na kayo ni Cheska, wala na tayong problema. Bakit parang pakiramdam ko? Sisimula pa lang. Madam, tubig niyo po, eh, hindi ko naman po kasi ina-expect na magiging close kayo ng anak mo eh. Eh, para sakaling kayo ng gano'n? Ma'am, ibang level na yun. Alam mo, takot-takot ako dun sa ginawa niya sa akin. Tapos parang, siyang may kausap, parang may bumubulong sa tenga niya. Madam, eh, wala naman siguro may sakit sa utak yung pamilya niyo, di ba? Eh, alam mo yun, sigurado ka ba na talaga anak mo yung babae yun? O baka naman, bunganga mo rin eh, di ba? Di ba, Madam Friend? Tama naman. Totoo yung sinabi ni Librada na siya si Cheska. At saka, Madam Friend, nandun tayo at napatunayan natin nung talikuran niya si Geraldine at si Crisan, di ba? Nakini, nag-iingat lang ako! Baka makahalata na si Maricar na hindi ako yung tunay niya, anak! Tingin mo? May isang anak na kayang gawin yun sa sarili niyang ina! Bagay. May punto ka doon. Ayusin mo yung gulong ginawa mo. Hoy! Saan ka pupunta? Doon, bumalik ka kay Maricar. Ayusin mo yung problema ngayon. Di ba kasi nakabukas yung third time mo? Hindi ba dapat nakikita mo si Crisel? Hindi ko na siya nakikita. Hindi ko na nakikita yung kaluluwa ni Crisel sa katawan ni Cheska. Ibig sabihin, si Cheska na talaga yung kasama ni Ma'am Maricar. Mukhang siya baka nasa paligid lang talaga si Crisel. Hindi lang talaga siya nagpapakita sa'yo kasi galit siya. Tindihin mo na lang. Kaya
Crisel! Crisel, magparamdam ka naman sa akin, oh! Gusto namin malaman kung nasan ka na! Well, dito ka pa ba o kung nasa liwanag ka na? Nag-aalala lang kami ni Nanay. Magparamdam ka naman, oh! Santahan na. Alam ko hindi ka matitiis ng kambal mo. Hindi ka niya iiwan ng basta-basta. Tahana. Diego, samahan mo ko kay Nori. Baka siya may magawa siya para matulungan akong makita ko yung kapatid ko. Sige, sumahan kita. Akala ko noon, kapag nakita na kita, nakasama na kita, at nailipat ko na yung pangalan mo sa akin, magiging akin ka na. Pag tinawag mo na akong mami, mararamdaman ko na rin kung paano maging ina. Pero bakit ano? Kahit nandito ko na. Parang ang layo-layo mo. Hindi kita mahawakan. Hindi kita makita. Mami, nandito naman po ako. Sorry po sa nagawa ko. Masyadong madami na po kasi yung nangyari sa buhay ko eh. Kaya nahihirapan na po ako magtiwala. Ayoko na pong masaktan. Sobrang minahal ko po si Mami Geraldine at yung pamilya namin. Pero niloko nila ako. Iniwan nila ako. Anak, hindi ko naman gagawin sa'yo yun. I'm very sorry also, ma. Lahat niya naranasan mo dahil sa akin. Gusto ko lang naman po maramdaman yung may nagmamahal sa akin. Yung may nagmamahal sa akin ng buong buo. Yung walang kahati. Yung walang kapatid. Yung walang karibal. Ikaw lang ang nag-iisa kong anak. And I promise you, I will give you all the love I can give. Mami, kung mahal niyo talaga ako, iintindihin niyo ako. Ibigyan niyo ako ng oras para masanay na maging si Jessica. At gagawin ko rin ko ang lahat para maging anak na gusto niyo. Maramdaman o makita yung kambal ko. Hindi ko maramdaman yung kaluluwa niya. Kailangan mo kong tulungan. Kailangan kong makasiguro kung nasaan siya. Kung sumama na ba siya sa liwanag, tulungan mo ko. Fini, sorry. Gusto kitang tulungan, pero ayoko nang i-risk ang sarili ko. Nangako ako na hindi na ako gagamit ulit ng Ouija. Ayoko na tumawag ng kaluluwa. Dahil doon natin nabubuksan ang sarili natin sa masasamang beings. Crisan, hindi lang natin si Nori. Naalala mo yung dahilan kung ba't siya lumayo sa atin noon, di ba?
Mami, I'm sorry, pero desperado na talaga ako. Fanny, huwag mo nang guluhin ang kaluluwa ni Crisel. Kung nananahimik na siya, matagal na talaga siyang patay. At matagal na dapat talaga siyang sumama sa liwanag. Kaya kung nakapag-move on na siya, dapat ikaw din. Mari, paano kung malalaman kung nakapag-move on na siya? Hindi na siya nakikita ng mga mata mo. At hindi na natin nararamdaman ang kambal mo. That's a big sign na dapat putulin mo na ang connection mo sa kaluluwa ni Crisel. Kung nagawa na yun ni Crisel sa'yo, dapat ikaw din. Hindi mapuputol kahit anong kamatayan yung pagmamahal ko sa kapatid ko. Nori, sana kung nasaan man si Crisel ngayon, masaya siya. Sana kasama na niya si Tatay Nol. Mahal na mahal ko yung kakatong ko. Alam ko, iniisip mo pa rin si Crisel. Pero sana wag naman natin kalimutan si Crisel. Kailangan niya tayo bilang magulang niya. Ang hirap lang kasi tanggapin, Alanir. Parang tinalikuran ko na naman yung anak kong mas kailangan ng tulong ko. Ginawa naman natin lahat, Geraldine. Ginawa natin lahat para makasama si Crisel. Pati yung tama, sinakripisyo natin para lang mabuhay siya. Is that enough? Sapat na ba yun para sa anak natin? Alam, wala na si Crisel. Hindi na natin siya makakasama. Geraldine, we can only do so much. Pero sa huli, wala pa rin sa atin ang desisyon. Ang Diyos na ang gumawa ng paraan para itama ang mga mali nating ginawa. Kaya sana, huwag ka na magalit kay Crisel. Kasi ginamit lang siya ng Diyos na instrumento para gawin ang tama. Wala na si Crisel. Huwag sana natin hayaang mawala rin sa atin si Crisel. Nay. Nay, I'm sorry po. Sorry din, anak. Mahal na mahal ko kayo ng kapatid mo. Pareho kayo. Walang nakakalamang. Pantay ang magmamahal ko sa inyo dalawa. Pwede na tayong kumain. Sana magustuhan mo yung luto ko, Crisel. Nay, kung nandito ho si Crisel, sigurado ho akong marami siyang kakainin kasi paborito niya ho yan eh. Alam niyo, may idea ako. Imbis na malungkot tayo, why not? Isipin na lang natin na maging grateful tayo. Pasalamat tayo at maging masaya tayo dahil kahit papano, nakapiling natin si Crisel. Nakasama natin siyang kumain. Nakasama natin siyang tumawa. Nakasama natin siya sa lahat. Salamat po talaga, Tay. Nay, salamat po sa lahat ng sakripisyo niyo para sa akin. Ngayon ko po napatunayan na mahal niyo nga ho talaga ako.
kung tutusin, napakabait pa rin ang Panginoon sa atin. Hindi ko nga inisip, in my wildest dreams, na makakasama ko kayo ulit, pamilya ko. Pero binigyan niya tayo ng chance na mabuo ulit bilang isang pamilya. Tama ka, Anon. Dapat talaga maging thankful tayo kasi naranasan natin na makasama si Crisel. Alam niyo po, kapag kaarawan ho namin, no, kapag araw ho ng kamatayan ni Crisel, bibisita ho ako lagi sa pagtun niya. Kahit na ho nung lumipat na kami dito sa Maynila. Ako din, malayo ko siyang pinupuntahan. Pero, maling puntod yung pinupuntahan ko. Ano kaya kung puntahan natin siya? Para sa ganun, makapagpaalam tayo ng maayos sa kanya. Sigurado ko kung matutuwa siya doon na eh. Anak, everything is set for your party. Nakausap ko na rin yung coordinator. Ito na rin yung mga invites mo. So, if you want, pwede mo na yung ipamigay. Excited na po ako, Mami. Pero magpa-party po talaga tayo na may benda ko sa mukha. Hindi, wag mo na alalahanin yan. Tatawagan natin yung doktor, tapos tatanong natin kung kamusta na yung healing. Thank you po. Mami, aalis muna po ako ah. Kasi gusto ko na po ipamigay ito sa mga kaibigan ko. Okay, go ahead. Sama mo lang si Olsek. Okay. Bye, Mami. Bye. Wow naman, Madam Friend. Anong binakain mo doon? Eh, hindi nga ginalaw yung food niya. Alam mo, sa tingin ko sa inyo, pwede na kayong mother and daughter of the year. Nagkausap kasi kami. Nag-apologize siya dun sa nagawa niya sa akin. And I realized, di naman talaga siya lumaki sa akin. So minsan, hindi ko talaga matatansya ugali niya. Siguro marami pa talaga akong mga bagay na hindi alam tungkol sa kanya. And all the more reason to get to know more of each other. Ma'am? Nandito na po si attorney. Good morning. Maricar, I have all the documents that you asked for. Everything is in black and white. Ayon sa gusto mo. All it needs is your signature. Thank you, attorney. Ang gusto ko lang naman ay kabutihan ni Cheska. Diyos po. Lord. Lord, pakawalan niyo na ho ako. Gusto ko lang naman makasama yung mami ko. Kaya ako nakakagawa ng mga maling bagay. All of my life, punong-puro ng galit at inggit ng puso ko. Kasi hindi ko naman talaga naramdaman ang pahala ko ni mami at daddy. Kaya din nakilala ko si Mami Maricar. At naramdaman ko na mahal niya ako. I really wanted to live. Dahil gusto ko maramdaman yun, ay paramdam ko sa kanya na mahal ko siya. Lord, I know this is too late. Tanggap ko na po yung kapalaran ko. Tanggap ko na ho na hindi na ako mabubuhay ulit. Please, Lord, nakikiusap ko sa inyo pagbigyan niyo ho ako. Please give me this chance para suklian yung pagmamahal ng Mami Maricar ko. Lord, she suffered all of her life para lang hanapin ako. Gusto ko lang pahirin yung lukha niya. Gusto ko lang yakapin siya, Lord. Lord, gusto ko lang iparamdam sa kanya yung pasasalamat ko. Pagbigyan niyo ako, nakikiusap ko ko sa iyo. I'm so sorry. I'm so sorry, Lord. Hindi ko sinasadya. Mahal na mahal ko po yung mami ko.
Ma'am, mukhang excited na excited kayo sa party, ah. Siyempre naman. Lalo-lalo na kung pupunta si Jaiko. Kaya nga siya yung una-una kong i-invite, eh. Ayos. Ma'am, invited ba ako dyan? Kiisipan ko. Hello, Crisan. Text mo lang sa akin kung saan sa Batangas yung punto ni Crisela. Daan ako muna si Nori bago kami sumunod dyan. Paalis na ako. Ingat ka. Bye. Tadalawin nila yung puntod ko. Sira natin yung sasakyan na yun. Saan tayo pupunta, ma'am? Sa Batangas. Ma'am, kailangan ko muna ipaalam kay Marika. Ako na magta-text sa kanya. Pero... Sino bang amo mo dito, ha? Hindi ba ako? Ako nang bahala. Baka naman gusto mo wala ng trabaho. Dahil marami naman dyan na gusto magmaneho at susunod sa akin. Tara na. Kuya, salamat sa pag-asikaso ng lahat, ha. Ngayon na nalipat na dito yung abo ng anak namin, mapapadala sa po yung pagdalaw namin kay Crisel. Wala pong anuman, ma'am. Sige po. Salamat, ha. Crisel, anak. Nandito kami ngayon para sa'yo. Hi, Tay. Gusto ko po pasalamat dahil naranasan ko po ito. Ang saya-saya po pala. Ito naman ang gusto mo, di ba? Ang magsama-sama tayo at mabuo bilang isang pamilya. Dadalawin ka namin dito palagi ng madalas. Dadalhin namin ang mga paborito mo. Hinding-hindi ka namin makakalimutan. At patuloy tayong magiging isang pamilya. Kasama ka. Crisel, gusto ko lang malaman mo na hindi ko pinagsisisihan yung naging desisyon ko na payagan ka na mabuhay ulit. Ayoko mong mawalay sa inyo. Kung dati po wala tayong magawa, kaya tayo nagkahiwalay mo na ako ngayon, Nay. Nay, kayo lang mo yung nanay ko. Ayoko po kay Marika, huwag niyo ako ibibigay sa kanya. Gusto man kita ipaglaban hanggang sa huli. Katulad ng pakikipaglaban mo sa kamatayan para lang makasama kami. Pero ang Diyos lang ang may desisyon sa lahat, eh. Gusto ko na niyang makasama. Crisel, maraming salamat, ha. Kasi tinupad mo yung pangarap ko. Tinupad mo yung pangarap ko na mabuo yung pamilya natin. Na magkasama tayong lahat. Hindi ka man namin makasama ngayon. Hindi ka man namin nakikita. Pero yung mga alaala mo, mananatiling buhay sa mga puso namin. Mahal na mahal ka namin, Crisel. Hindi ko inakalang kailangan kong gawin para sa ito, Crisel. Teka, hindi mo ako iniwan.
Kahit na magkalayo tayo, magkadugtong tayo. Kahit makamatayan, hindi kayang humarang sa pagmamahal ko para sa'yo. At walang away ang hindi natin maayos kasi magkapatid tayo. Lagi mo akong kasama. Akong bahala sa'yo. Christian, mahal kita. Mas mahal kita, Christian. Nung klase ka, kapatid ka, Christian! Binangako mo sa'kin na hindi mo ako mamibigay kay Marika! Traitor ka! Walang iyo ka! Walang iyo ka! Walang iyo ka, Christian! Alam kong may tapo ka pa rin sa'kin. Pero sana naiintindihan mo na rin ako. Kasi magparamdam ka naman, oh. Gusto kita marinig. Gusto kitang makita. Alam ako sa'yo nang nakikita kita. Ang hirap ipagpatuloy nito nang hindi ako nakakahingin at tawad sa'yo. Miss na kita. Nasa'yo na lahat ng gusto ko, Crisan. Ang mga magulang natin. At ang buhay na gusto ko. May mga bagay talaga na kuminsan hindi natin kayang ayusin. Pero time will heal our wounds. Kapag nakuha mo ng patawarin yung sarili mo, sigurado ako na mapapatawad ka din niya. Let Crystal rest in peace. Sinarili na ng kambal mo ang buhay na pinangarap niyo. Nadaan yung mga araw, matututunan niyang bumiti at maging masaya ng mag-isa. Kinalimutan ka na niya. Kalimutan mo na rin siya. Pinuputot ko na kung anong meron sa amin ni Crystal. Wala na akong mga alaala na dapat balikan sa kanya. Sinaid ko na lahat ng pagmamahal ko na meron ako sa kanya. Punan mo ng galit yung puwang na yan. Yung galit na yun ang babaliktad sa mundo niyong kambal. Narealize ko na may eksilang talaga ang buhay. Habang may panahon, paramdam mo at sabihin mo sa mga taong mahalaga sa'yo kung gano'n sila ka-importante sa'yo. Hindi ka lang talaga babae ka. Naagawin mo pa sa'kin si Jacob. Let's move forward from this. At hayaan na lang natin si Marigar makasama niya yung sarili niyang anak. Tama ba na pinayagan natin na pumunta si Crisan dun sa party ni Cheska? Si Crisan at ang pamilya niya ang dahilan kung bakit hindi ko agad nakasama ang totoo kong mommy. Sa tingin mo ba, makakalimutan ko kaagad ang ginawa mo at ang sinungaling mong pamilya sa akin, ha? Umalis ka sa pa!